Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon po mga kapatid ay July 27, isa na naman pong araw na ibiniyaya sa atin po ng Diyos. Mga kapatid, tayo po muna ay magsimula sa isa pong panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil sa iyong kadakilaan, kabutihan at katapatan sa aming mga buhay. We thank you for your protection dahil sa tuwing kami ay gigising, taglay-taglay namin ang biyaya ng kalusugan, biyaya ng kalakasan na galing sa inyo malayo sa mga sakit at karamdaman dahil patuloy po ninyo kami inaadya, iniiwas at inilalayo sa lahat po ng kasamaan, karahasan, kapahamakan at kasakunaan. Salamat din po sa inyong provision sa araw-araw dahil ang iyong biyaya ay sapat sa bawat isa at kailanman ay hindi po ninyo kami pinagkukulang. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na aming pong makakasama ngayong umaga. Patuloy po ninyong i-bless ang aming buhay kasama ng kanya-kanya naming sangbahayan dahil naniniwala kaming lubos that your word will not come back void, it will always accomplish where you will send it, O God. That's why we ask that once again, send your word to each and every one of us at lalo na sa mga nakikinig ngayon upang katagpuin ang pangangailangan naming espiritual. Salamat din po, Panginoon, sa patuloy po na idinudulot ng yung mga salita naming pinagbubulay-bulayan dahil kami po ay nagiging matatag sa aming espiritual na buhay, nagiging matibay ang aming pananampalataya at kami po ay nagkakaroon ng malakas na pag-asa sa inyo, Panginoon. Salamat din sa araw na ito dahil alam po namin bilang isang mabuting ama sa kalangitan ay meron po kayong panibagong lang biyaya at panibagong lang pagpapala. That's why we expect that we will receive today and this our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ. Once again, welcome sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. At ang ating pong pagbubulayan ngayon ay ating pong mababasa sa 2 Thessalonians 3:3 at ito ang wika sa Tagalog ang Biblia. Ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at sa inyo'y mag-iingat sa masama. And in Amplified Version, 2 Thessalonians 3:3, yet the Lord is faithful and He will strengthen you and set you on a firm foundation and guard you from the evil one. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pong pagbubulayan ngayon. We all know na ang author po ng 2 Thessalonians is no other than Apostle Paul. At Apostle Paul was known as a man of revelation dahil most of the mysteries in the Bible ay inireveal sa kanya. Kaya po mga kapatid, ating pong makikita among apostles, nakakaiba po at natatangi ang pagkatawag sa kaniya po ng Diyos. And Apostle Paul authored almost one-third of the New Testament books. At ang kanyang mga letters at saka epistles ay kilala po ang ilan na Pauline epistles, ang ilan ay pastoral epistles, ang ilan po ay prison epistles, ang ilan naman po ay general epistles. At ito nga po ay ipangalawang letter niya na or ipangalawang epistle niya na sa mga mananampalataya o sa iglesia sa Thessalonica, mga kapatid. At sinasabi po dito ni Apostle Paul na tapat ang Panginoon, sabi niya sa mga mananampalataya sa Thessalonica, na magpapatibay sa kanila because way back then, in their time, they were under, severe persecutions, brethren in Christ. At dito, ang Diyos po ang nagpapatibay so that they will overcome trials, temptations, testings, tribulations, at trouble na kanila pong mga nararanasan being born again Christian at saka believers, brethren in Christ. Kaya nga po,
talagang ang Diyos ay laging naroon sa kanila. Ang ganda ng pagkasabi po ni Apostle Paul na tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo. Again, pag sinasabing tapat, hindi nagkukulang, hindi nagmimintis, hindi po nagkakamali, mga kapatid. That's why our today's message, Grace and the Promises about God's Faithfulness, which entitled The Lord is Faithful to Make Us Strong. Hindi po natin minsan maiwasan na tayo po ay manghina. Hindi po natin maiwasan na tayo ay manlamig. Hindi natin maiwasan na tayo ay manglupaypay. Pero ang kagandahan, mga kapatid, ay ang Panginoon po ay laging naroon at siya po ay nananatiling tapat whatever situations we are in para po tayo palakasin ng Panginoon, kasi ang intention ng Panginoon, ang goal ng Panginoon, ang objective ng Panginoon, ang plano ng Panginoon ay tayong lahat ng mga anak niya ay makapagtagumpay sa lahat po ng lalang ng kaaway. And our today's grace and promises about God's faithfulness, in which we need to agree, believe, claim, and declare, as what I repeatedly say, it is not sufficient for the word that we will just read it, we will just hear it from someone who is teaching to us and preaching to us. We have to agree it personally, we have to believe it personally, we have to claim it personally, we have to declare it personally, so that there will be manifestations in our lives, brethren in Christ. At this point of time, we are going to tackle and we are going to acronym the word GUESS, GUESS, mga kapatid ko sa Panginoon, on how the Lord is faithful sa atin ng mga anak niya, born again Christian at mananampalataya, sa lahat ng mga sabihin natin, evil one, evil things, evil, sabihin po natin, evil works, evil days, o anuman, basta lahat ng uri ng kasamaan, God is always there and He is faithful to make us strong. Again, we are going to acronym the word GUESS, GUESS. First point, He is faithful to guard us over evil things. Tandaan po natin, ang Diyos ay laging naroon kasi ayaw niya na nasasaktan tayo na kanyang mga anak. Ayaw niya na tayo po ay nahihirapan na mga anak. Ayaw niya na tayo ay sabihin natin na nakakaranas ng mga karamdaman tayong kanyang mga anak. God is always there to guard us. Sabi ko nga, kung ang mga magulang nga natin biologically ay para bang sabihin natin hindi tayo pinapakagat na salamok, hindi tayo hinahayaan na dapuan ng langaw, nandoon sila para po tayo i-guard. How much more our Heavenly Father is also guarding us, brethren in Christ, sa lahat ng evil things, evil days, or evil works, and even to the evil one. Tayo po ay laging iniingatan ng Diyos. Mga kapatid, lagi natin tandaan na tayong mga anak ng Diyos is so much precious in His sight. We are so much valuable in His sight. So we are God's beloved. Kaya mahalaga po na maunawaan po natin that wag po natin sasabihin no one cares kapag tayo ay may mga pinagdadaanan sa buhay, na kapag tayo ay nakakahumaharap sa mga challenges, difficulties, and hardship in life. Again, God is always there because He is so much concerned sa buhay ng bawat isa para po tayo ay Kanyang ingatan. Second point, He is faithful to uplift us over evil things. Kapag tayo ay nakakaranas ng mga evil things, God is always there to uplift us. Gusto iniaangat ho tayo ng Diyos. Di ba, sa ating mga pag-aaral,
tayo ay hinango ng Diyos sa kadiliman, dinala tayo sa kaliwanagan, hinango tayo ng Diyos sa kahirapan, dinala tayo sa kasaganaan, hinango tayo ng Diyos sa lugar ng kamatayan at dinala tayo sa lugar ng kabuhayan. So God is always uplift, dahil alam naman po na nakaminsan nalulugmok tayo, bumabagsak po tayo, minsan bumibigay tayo, but God is always there to uplift us, brethren in Christ. Kaya salamat sa ating mabuting Ama, dahil kapag nakakaranas tayo ng mga disappointment, discouragement, God is always there to uplift us, dahil ang Diyos talaga po ay mabuti. Third point, He is faithful to establish us over evil things. Dahil ang binasa natin kanina, mga kapatid, sabi niya, He will set us on a firm foundation. Talagang hindi lamang po tayo, mga kapatid, i-establish, kundi talagang i-establish tayo sa firm foundation. And that foundation is no other than our Lord Jesus Christ. Kaya dumating man ang unos sa ating buhay, dumating man ang bagyo sa ating buhay, dumaan man tayo, sabihin natin, sa sigalot ng buhay, mga kapatid, there is one thing to remember, brethren, that we have been established in a firm foundation, meaning hindi ho tayo matitinag, hindi tayo mauuga, hindi tayo magagalaw, mga kapatid, because we have been established in a firm foundation. And again, we are founded in our Lord Jesus Christ. We are founded in the finished work of our Lord Jesus Christ. And of course, fourth point, He is faithful to strengthen us over evil things. Nandun siya, mga kapatid, na para po tayo strengthen. Dahil tulad ng sinabi ko nga po kanina, na tayo ay, whether we like it or not, as long as we are here in this world, is unavoidable na hindi tayo makakaranas ng testing, trials, troubles, temptations, tribulations. Nakakaranas tayo nito. At ito, ang dulot nito ay tayo minsan ay nanlulupaypay, nanghihina, mga kapatid. Pero praise be to God, dahil naandun siya para tayo palakasin. He renew our strength, mga kapatid, para tayong nagkakaroon ng panibagong sigla. At remember, mga kapatid, na ang pinag-uusapan natin ay faithfulness. Walang pagkakataon na nakaligtaan tayo ng Diyos palakasin sa panahon na tayo ay nanghihina at nanlulupaypay. He is always faithful. Hindi pa ho tayo naglulubat pa lang, hindi pa ho drain, na andun na agad ang panibagong sigla, panibagong kalakasan para po natin mapagtagumpayan ang lahat po ng gawa at lalang ng kaaway. Kaya mga kapatid, don't ever ever say to yourself that you are weak, that you are sinner. Mga kapatid, we're no longer sinner. We are the righteousness of God. At wag mo nang sasabihin na we are weak. Bakit po? Because our God is faithful to strengthen us. Kaya walang puwang sa atin ang panlalamig, panlulupaypay, panghihina. Kasi again, naandun ang Diyos, tapat at lagi tayong pinapalakas sa Kanya upang tayo ay makapagtagumpay. And of course, last point, He is faithful to save us over evil things. Dahil ang thought na sinasabi po ni Apostle Paul sa mga mananampalataya po sa Thessalonica ay ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na ating pong laging inuuna ay Diyos na siya lang ang mayroong pong kapangyarihan makapagligtas sa atin. Diba? We have been defined already pag sinasabing salvation, saved, delivered, healed, blessed, favored, loved. So, pag sinasabing salvation, ito po ay package deal na, mga kapatid. At again, ang Diyos ay tapat upang tayo ay laging Kanyang iligtas
sa lahat ng mga schemes ng kaaway, strategies ng kaaway, devices ng kaaway, at mga sabihin natin mga kapatid plano ng kaaway. So God is always there. Kaya we are well protected, well secured, dahil tayo ay mayroong Diyos na handang sumaklulo, handang magligtas sa bawat pagkakataon ng ating buhay. Kaya to sum up of our today's message, grace and promises about God's faithfulness, which entitled "The Lord is Faithful to Make Us Strong." And our today's grace and promises about God's faithfulness, in which we need to agree, believe, claim, and declare, we tackled brethren in Christ, and we acronym the word GUESS, GUESS. First point, He is faithful to guard us over evil things. And second point, He is faithful to uplift us over evil things. And third point, He is faithful to establish us over evil things. And fourth point, He is faithful to strengthen us over evil things. And fifth point, last point, He is faithful to save us over evil things, brethren in Christ. And these are the acronym of the word GUESS: guard us, uplift us, establish us, strengthen us, and save us over all evil things, brethren in Christ. And remember that God is faithful on these things. Kaya wala po yung mintis, mga kapatid. Walang isang pagsandali o pagkakataon sa buhay po natin na hindi po magiging tapat ang Diyos upang tayo ay kanyang i-guard, i-uplift, i-establish, i-strengthen, and i-save sa mga gawa at lalang at plano ng kaaway. Kaya tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Lord, thank you so much because truly that you are faithful to us, in particular in guarding us, uplifting us, establishing us, strengthening us, and saving us. Thank you dahil may Diyos kami na tapat na anuman ang sitwasyon, anuman sirkumstansya, anumang estado ang aming kinalalagyan, we are rest assured that all you are always there to guard us, to uplift us, to establish us, to strengthen us, and even to save us, O God. You alone can do this sa buhay po ng bawat isa sa amin. Thank you for making us righteous. Thank you for making us strong. Thank you for making us worthy as your children. Salamat sa lahat ng tinapos mo na gawa sa krus ng Kalbaryo. At salamat din sa patuloy po ninyong pagpapala sa amin spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially, at sa lahat po ng aspeto ng aming buhay. At patuloy po naming pinagpapala ang mga business ng aming mga kapatid. Patuloy din namin pinagpapala ang mga works ng aming mga kapatid. Patuloy po din namin pinagpapala ang mga studies ng aming mga kapatid. At patuloy namin din pinagpapala ang lahat ng gawa ng aming mga kapatid na mga nasa kanya-kanya lamang tahanan. Wala po isa sa mga anak mo ang hindi makakaranas ng napakasagana mong pagpapala sa amin. At I thank you, Lord, for this wonderful day, dahil once again ay aming tatanggapin ang iyong mayamang lang biyaya at mayamang lang pagpapala. That's why throughout the day, kami na naman po ay magiging successful, prosperous, victorious, triumphant, overcomers. At kami po, Panginoon, ay magiging favored at blessed dahil ang nais mo lamang sa amin maging vessel and channel of blessings kami sa bawat isa. At unang-una sa aming pamilya, iglesia, komunidad, at sa lahat po ng taong aming makakasalamuha. Salamat, Lord, sa lahat ng iyong mga anak, born again, Christian, at mananampalataya, because in your hands, we are well protected, we are well secured, because we are always covered with your precious blood, and we are surrounded with your guardian angels, and we are bearing your powerful name, despite that we are in the situation of pandemic. Wala kaming dapat ikatakot, ikabahala,
ikapag-alala dahil ikaw ang Diyos na aming kasama. Amin rin pong ipinagpapasalamat ang bansang Pilipinas dahil ang bansang Pilipinas ay hindi bansang isinumpa, kundi ang bansang Pilipinas ay bansang pinagpala. And Philippines will become a COVID-19 free country, and we continually declaring it through the finished work of our Lord Jesus Christ, dahil naniniwala kaming lubos na sufisyente at sapat ang tinapos na gawa ng aming Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo upang pawalan ng karapatan, kapangyarihan, bisa at kamandag ang espiritu ng coronavirus. And we agreed all in the name of Jesus, we are commanding the spirit of coronavirus to stop infecting people anytime in Jesus' name. At aming tinataas ang mga families na may mga loved ones na na-infect ng coronavirus, at maging po yung aming mga frontliners tulad ng mga doctors, nurse, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, na ang ilan po ay na-infect, maging po ang mga government official from national down to local, na ang ilan ay na-infect ng coronavirus. We lift them up all to you, and we declare that by your stripe, they will recover. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan, katapatan, at katapatan at kadakilaan sa aming mga buhay. We thank you, Lord. We thank you, Jesus, on this our thanksgiving. In Jesus' mighty name, amen and amen.